ayun, dinidrain na. Kasi mamaya papalitan na yan ng oil. And nagpapalit na rin ako ng gear oil, guys, pag nag-change oil ako. Bali, every 1,000 nagpapalit tayo ng oil para maganda yung maintenance ng motor natin. And guys, sa FI cleaning, mas advisable mag-FI cleaning, guys, every 12,000. Kasi yung sa akin is 10,700 yung odo ko. Nagpa-FI cleaning na ako. Pero wala namang problem, guys. Okay naman. Suggest kasi sa akin last time ng isang mechanic ko. Kaya okay lang. Napa-advance lang yung FI ko. Pasensya na kayo, guys, if hindi kita kasi bawal pumasok dyan sa loob. And hindi naman mahal yung pag-EFI cleaning kasi yung ginastos ko lang naman is 200 pesos para daw sa parts. Kaya, ayun, okay lang. Hindi naman ako expert sa mga motor, guys, pero syempre dahil may motor tayo, kailangan natin maging knowledgeable pagdating sa mga motor natin para alam din natin, guys, kung ano yung tamang maintenance na kung ano yung mga kailangan palitan, kung ano yung mga kailangan natin gawin para maging maayos yung takbo ng mga motor natin. And guys, kung gusto niyo makita or malaman kung paano ginagawa yung pag-EFI cleaning, meron namang ibang video, guys, sa YouTube. Kasi itong sa akin, hindi talaga nakikita, guys, kasi bawal pumasok sa loob. Kaya ayun, likod lang yung nakikita, hindi nakikita yung sa harapan kung ano yung mga ginagawa doon. So, ayun, guys, tapos na si Kuya mag-EFI cleaning. And yung next naman is yung CVT cleaning, guys, o yung tinatawag na continuous variable transmission o yung panggilid natin. Kailangan na malinis yung panggilid natin, guys, and mas advisable every 3 to 5 months nagpapa-CVT cleaning kayo. Hindi naman mahal magpalinis ng panggilid natin. Mga nasa 300 pesos lang, guys, with the greaser na yon. And nagpalit din pala ako dyan, guys, ng oil seal kasi nagli-leak na yung oil ko. Kailangan na talagang palitan. Mga 300 pesos rin yung nagastos ko, guys, sa pagpapalit ng oil seal. So, ayan, guys, linis-linis din pag may time kasi sobrang importante na linis natin yung panggilid natin. Hindi lang dapat sa labas, kundi pati rin sa loob. Kapag nag-CVT cleaning kayo, guys, with check-up na rin yon kasi syempre nabubuksan yung crankcase mo. Doon nakikita kung may kailangan na bang palitan, kung kailangan na ba palitan ng belt mo or yung bola mo. Kaya sobrang importante talaga, guys, ng CVT cleaning. Please don't forget to like, share, and subscribe. And huwag kalimutan i-thumbs up yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. So,
So, salamat sa panonood and see you for another vlog.